Isang abogado ang dumating at sinabi sa dalaga na tagapagmana siya ng pinakamayamang tao. At ito din ang nagbigay ng pamilyang pinapangarap niya. At habang tinutupad naman niya ang utos nito, isang binata ang kanyang minahal. Ngunit may mahal na itong iba. Magpapaubayan na lamang ba siya? O ipaglalaban niya ang pagmamahal niya para dito? Hello mga ka-MV! Isa na naman pong love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ding ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Alam mo Ella, Apo, sa lahat ng sitwasyon, palagi tayo may pagpipilian. Ilalahat sa harap mo ang lahat-lahat. Pero alam mo kung ano magandang piliin para hindi ka magsisi sa huli? Yun ay ang mas makabubuti. At lagi kang mag-isip ng positibo sa lahat ng pagkakataon. Kahit na nga hirap na hirap ka. Basta magtiwala ka lang sa napili mo. Ang pangaral ni Lola Agrippina sa kanya na natandaan ni Ella. At lagi mo ring tatandaan, pipiliin mo rin lagi na maging masaya. Lagi, Lola? Lagi. Ang saya hindi dumarating lang sa isang tao. Ikaw ang pipili nun. Ikaw ang lilikha ng mga dahilan para maging masaya ka. Maniwala ka po. Napakalawak ng mundo para hindi ka makahanap ng isang dahilan para sumaya. Yan ay wag na wag mong kakalimutan ha, Apo. Ella Iha. Mula sa pagtitig sa tanawin ng syudad sa labas ng glass wall, ay lumingon si Ella sa tumawag sa kanya. Nasa coffee shop siya, kaharap ang hot coffee na wala naman yata siyang balak inumin pa. Hindi kasi siya nagkakape pero gusto niya lang manatili muna sa lugar na yon. Para sa sandaling katahimikan, ng paligid, pati na rin ang puso niya. Hindi handa si Ella sa nangyari kay Lola Agrippina. Ang abuela niyang 75 years old na, pero umaasa siyang makakasama pa niya sa susunod pang 75 years. Alam ni Ella na pinaniniwala lang niya ang sarili, pero yun ang gusto niyang isipin. Hindi niya nais mag-isip ng mga bagay na maghahatid ng negatibong emosyon sa kanyang puso, dahil nga sa mga pangaral nito. Kayo pala, sabi ni Ella, nang malinguna na matandang inabutan niya sa pribadong hospital kung saan ay dalawang araw ng comatose si Lola Agrippina. Ngumiti pa rin siya sa matanda kahit alam niyang kulang yun sa buhay. Naalala ni Ella ang nangyari bago ang sitwasyon niya ngayon. Isang ordinaryong araw lang sa farm ang araw na yun na bigla na lang nag-collapse si Lola Agrippina. Next thing she knew, sinasabi na ni Dr. Miranda ang mahigit dekada na doktor ng lola niya na inaasahan na nitong darating ang sitwasyong yun. At alam yun ang abuela niya ayon sa doktor. Nahulaan ni Ella na hindi lang binanggit sa kanya para wala siyang isipin. Ganun lagi ang kanyang lola. Lahat ng maaaring makasakit sa kanya, lahat ng maaaring magpasama ng loob niya, inaako nito. Wala nang nakakarating pa sa kanya. Inilalaan talaga ni Lola Agrippina ang sarili para protektahan siya. Narealize ni Ella, kaya pala madalas magbanggit ang abuela ng tungkol sa pag-alis at pagdating ng mga tao sa mundo. Nang una raw, hindi dapat iniiyakan, habang ang huli, sinasalubong ng may galak sa puso. Ang totoo, hindi niya masyadong naiintindihan yun. Malalim naman talaga ang mga pangaral ng matanda sa kanya, kaya inakala niyang isa lamang yun sa mga araw na nadaragdag dito ng life lesson sa isip niya. Hindi naisip ni Ella na tungkol sa nakatakdang pag-alis ng abuela ang tinutukoy nito. Hindi handa si Ella na maiwan. Hindi siya magiging handa kailanman na mag-isa. Pero alam niyang yun na ang kanyang realidad sa mga susunod na araw. Ang mga mapagkakatiwala ang tao na ng abuela ang magiging bago niyang pamilya sa mga susunod na araw. Mula sa hospital, laging tumatawid si Ella sa coffee shop na yun para magpalipas ng ilang minuto. Para saglit na makatakas sa masakit na reality na nasa harap na niya ngayon. Isa sa mga bagong mukha na dalaw ni Lola Agrippina ang matanda na ngayon ay sinundan siya sa coffee shop.
Pwede bang maupo, iha? Banayad na tanong ni Lolo Pedro. Yun ang gusto ng matanda na itawag niya rito. Naabutan ni Ella si Lolo Pedro. Nakausap si Doc Miranda. Marami namang bagong mukhang dumadalo sa lola niya, kaya tulad ng mga bagong mukhang yun na binabati niya ng ngiti, ngiti rin ang bati ng dalaga sa matanda. Sure po, Lolo P. P? Balik ng matanda. Masyadong common ang Pedro, Lolo eh. Initial niyo na lang para may dating. P. Cute po, diba? Tunog bata at tunog gwapo po. Parang si Piolo Pascual. Sana lang hindi nahimigan ng matanda. Napilit lang niyang pinasisigla ang kanyang tono. Natuwa si Ella nang tila may damdaming dumaan sa mga mata ni Lolo P. Napansin niya na sa unang pagtatama pa lang ng mga mata nila sa hospital, may iba na sa titig nito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang eksakto pero iba ang titig ni Lolo P kaysa sa ibang dalaw ng abuela. O baka siya ang may ibang pakaramdam kaya ganun. May kakaibang kabog kasi siyang nararamdaman nang magtama ang kanilang mga mata at ipakilala nito ang sarili. Hindi na lang niya pinansin. Naisip niya na baka dahil yun sa commanding na dating na matanda. Sa kabila kasi ng edad, ay bakas na bakas pa rin ang otoridad sa tinig at kilos nito. Ang tangkad na ni Lolo P kaya kailangan niyang tumingala. Hindi rin ito ngumiti nang magkaharap sila. Tinitigan lang siya. Sa tingin niya ay isa si Lolo P sa mga taong mahirap ang ngitiin. Mali si Ella. Matipid na ngumiti ang matanda sa kanya pagkatapos ang huling pangungusap niya tungkol sa bagong nickname nito. P, sabi ng matanda at naupo sa harap niya. Tumutok sa coffee cup sa harap niya ang tingin nito. In order lang yun ni Ella para hintayin lumamig. Ang paglamig ng hot coffee niya, hudyat na sapat na ang oras na pinalipas niya roon. Kailangan na niyang bumalik sa hospital at sa realidad. Hindi mo iinumin? Hindi po ako nagko-coffee. Bakit hindi ibang inumin na lang ang pinili mo? Gusto ko po ng aroma ng coffee. Noong malakas pa si Lola Pina. Nasa garden kami bago sumikat ang araw. Pareho kami may kape na pareho rin ng aming inaamoy lang hanggang sa lumamig. Hindi na namin magagawa yun ngayon. Inilayo niya ang tingin at huminga ng malalim. Tumingala rin siya para pigilang mapaluha. Isa pang malalim na paghinga ang ginawa niya bago ibinalik kay Lolo P ang atensyon. Nakangiti na siya. Gusto niyo po ba ng kahit anong inumin, Lo? No, thank you, Ella. Putol ni Lolo P na nagpahintun sa sana ay pagtayo niya para pumunta sa counter. Gusto ko lang magpahinga sandali kaya ako pumasok dito. Nakita kitang nakatanong sa labas kaya lumapit ako. Ano bang tinatanaw mo? Hindi mo makikita, Lolo P. Sabi niya at muling ibinalik sa labas ang tingin. Masyadong manipis po eh. Masyadong manipis? Super thin thread. Thread na naghihiwalay sa fantasy at reality ko. Pagpasok ko kanina masaya ang kalye. Maingay, buhay na buhay. Yun ang scene sa fantasy ko. Nasa gitna po yun ang thread. Super thin kasi pag lumamig na po ang coffee ko, napuputol yun. At nagbabalik na ako sa reality ko. Na komatos si Lola Pina sa hospital. At saglit ko lang siyang iniwan para huminga sandali. Sa pagkakataong yun, namasana talaga ang mga mata ni Ella pero hindi pa rin niya hinayaang tumulo ang mga luha. Nakikita ko rin ang thin thread na sinasabi mo, iha. Mababa ang boses sa sabi ni Lolo P na nagpabalik ng mga mata ni Ella sa matanda. Pagpasok ko kanina, mga sasakay ang nagdadala ng polusyon sa hangin ang sumalubong sa paningin ko. Hindi ko gusto ang tunog. Dagdag ingay lang sa kalye. At sa kabila ng thin thread, may magandang anghel akong nakikita. Nakangiti kahit malungkot ang mga mata. Alin sa dalawa sa tingin mo ang realidad at alin ang pantasya? Siyempre po yung anghel ang fantasy. Mali. Mali po? E nasaan ang anghel, Lolo P? Ikaw. Napakurap-kurap si Ella bago napangiti uli. Kayo ha? Alam na alam niyo kung paano ko pangingitiin. Inabot niya ang kape at minsan pang sinamyo ang aroma. Malamig na ang kape niya. Kailangan na niyang bumalik sa hospital. Salamat po pala sa visit kay Lola Pina. Sabi ni Ella at lumigid sa upuan ng matanda. Nasa likuran na siya nito. Hindi niya alam kung nahulaan ang matanda ang gagawin niya. Parang hindi dahil naramdaman niya na nagulat ito.
Nang biglang ipinulupot niya sa balikat ng matanda ang isang braso, kasunod ang mabilis na halik sa pisngi nito. "Yun ang kiss ng Angel," masiglang sabi niya bago paatras na lumayo. Ngiting-ngiting kumaway siya sa matanda bago tuluyang tumalikod. Nasa labas na si Ella nang muli siyang lumingon. Nakatitig si Lola P sa kape na naiwan niya at bahagyang nakangiti. Pagdating ni Ella sa hospital, nangyari na ang kinatatakutan niyang eksena. Iniwan na siya ni Lola Agripina. Sa libing na ng abuela sumunod na nakita ni Ella si Lolo P. Isang sketch ang iniwan ni Lolo P sa kanya bago umalis. Nang tingnan niya ang sulat, isang anghel na lumilipad pa itaas ang nakaguhit. Sa ibaba ay nakasulat ang salitang, "Soon, she'd be home." Tumulo ang mga luha ni Ella sa sketch. Home. Mahinang usal niya at inilibot ang tingin sa napakatahimik na farmhouse. Where? Paano pa magiging home ang bahay na yun ngayong wala na si Lola Pina niya? 3 months later. Imo uli habang nakatitig kay Attorney Fafa Ateng? Nagulat si Ella pagkarinig sa boses na yun. Si Engelbert ang kumalabit sa kanya. Engelbert na Angela ang kailangan itawag kung hindi ay dadanak ang dugo sa buong farm. Uniko iho ito nang nagpapakaiha. Ni Engelbert maghirang senior. Ang pangkalahatang katiwala ni Lola Agripina sa farm. Magkababata sila ni Angela. 2 taon ang tanda nito sa kanya pero kung umarte parang 10 taon ang pagitan ng edad nila at anak siya nito. Isa lang si Angela sa marami niyang kaibigan. Nakaramihan, mga anak ng mga trabahante sa farm. Ang Montemayor Farm na nasa Nueva Ecija ay isa lang sa mga naiwang ari-arian ni Lola Agripina. Ekta-ektaryang lupain sa Nueva Ecija at iba pang bahagi ng Central Luzon na nahahati sa malawak na palayan, poultry farm, manggahan at tubuhan. Ang malaking porsyento ng properties na ngayon ay naiwan na kay Ella bilang nag-iisang tagapagmana ng kaniyang abuela. Ang natitirang halos 25% naman ng properties ay okupado ng mga taong pinagkakatiwalaan ni Lola Agripina na pagsasaka ang kinabubuhay. Iba't ibang produkto nang ibinibigay sa abuela niya isang beses sa bawat taon bilang renta sa lupa. Hindi ito nagpapabayad ng pera, hindi rin nagdidikta ng dami ng produkto, kung ano lang ang maaalalang ibigay ng mga magsasaka. Siguro ang kabutihan ni Lola Agripina ang dahilan, kaya katapatan din ang sukli ng mga taong natulungan ito. Kung hindi mga produkto ang dumarating sa kanila, ang kinatay ng manok at baboy. Mga alaga rin ang mga magsasakang nagpapalago sa lupang ipinagkatiwala ni Lola Agripina. Sa pagkamatay ni Lola Pina, marami pang ari-arian na hindi alam ni Ella ang binanggit sa kanya ni Attorney Harvey Velas. Abogado ng lola niya mula na magkaisip siya. Malapit sila ng abogado. Attorney H. Handsome ang tawag niya rito mula 14 years old siya. Sweetheart naman ang ganting endearment sa kanya ng abogado na siya rin na nagdikta. Tandang-tanda ni Ella na sa mga pagkakataong wala siyang sundo sa school noon ay si Attorney Velas ang sumusundo sa kanya. Nang magkolehiyo na sa Maynila si Ella, si Attorney Velas pa rin ang nag-asikaso ng condo unit na tinirhan niya. Tuwing weekend binibisita siya nito para i-check kung okay siya. Tutor din niya ang abogado sa law subject niya noon. Tutok ang bantay sa kanya hanggang nagtapos na siya ng kolehiyo. Business management ang kanyang kurso. Binata si Attorney Velas, Prince Charming na walang princess. Hindi alam ni Ella kung bakit. Crush niya ang abogado mula nang mamulat siya sa kahulugan ng salitang iyon. Nung minsang nagdi-dinner sila pagkatapos ng klase dahil sinundo siya nito, pabirong tinanong niya kung gay ba ito. Kaya walang girlfriend. Casual na hindi lang ang sagot ni Attorney Velas, kasunod ang naaaliw na tawa. Naalala niya, tahimik na tumango lang si Ella pagkatapos na pag-uusap nila ni Attorney Velas. Tulala na naman siya, hindi tuloy niya namalaya na bumalik ang abogado at marahang naupo sa kanyang tabi at maingat siyang niyakap. Hindi siya umimik, nagsumiksik lang sa katawan ni Attorney Velas at tahimik na umiyak. Ang pakiramdam na mag-isa na talaga siya
ang lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Shhh! Pag-alo ng abogado. Si Lola P na lang ang umalis. Nandito pa silang lahat. Nandito pa ako. And we love you. Alam niya yon. Mahal siya ng lahat katulad ng pagmamahal ng mga ito sa lola niya. Mahal siya ni Attorney Velas bilang apo ni Lola Pina. Hindi sumagot si Ella. Itinuloy niya ang tahimik na pag-iyak sa dibdib ng abogado. Sa isip, hinihiling niya na sana yun ang huling araw na malulungkot siya. Sana sa susunod na bukas, mabawasan ang sakit. Sana sa susunod na bukas, maaari na uli siyang tumawa gaya ng dati, na wala na siyang bigat na mararamdaman. Sana nga lang, ganun kadali ang lahat. Kung sana hindi sabay na nawala sa aksidente sa dagat, ang lolo at ang ina niya. Noong halos 2 taon pa lang siya, hindi sana siya mag-isa ngayon. Hoy! Hinila ni Angela ang braso ni Ella kaya napabalik ang tingin niya rito. Naglalakbay ang isip niya habang nakatingin kina Attorney Velas at Attorney Julio sa farmhouse para ipaalam na isa siya sa 8 apo ni Don Hugo at pinasusundo siya ng matandang don. Mahabang panahon ay nakala ni Ella na patay na ang kanyang ama kaya ang pagdating ng balitang yun, tinanggap niyang isang pagkakamali lang. Tinawagan niya si Attorney Velas na wala pang 1 oras dumating na sa farmhouse. Ang 2 abogado ang masinsinang nag-usap. Habang si Angela naman na itinalaga na ang sarili para aliwin siya, ang kausap ni Ella ng mga sandaling yun. Si Attorney Velas at ang bisitang abogado ang topic nila. Nasa itaas sila at pinapanood ang pag-uusap ng mga abogado sa sala. Hindi ako kay Attorney Itch nakatitig, Angela. Sabi ni Ella sa kaibigan. Alam ni Angela na 14 years old pa lang siya. Crush niya na si Attorney Velas. Sa bisita ko. Nagwapo rin? He's a lawyer too. Exaggerated ang pagsinghap ni Angela. May kaso ka? Nandidilat na bulalas nito. Ano? Possession of love. Wala nang lunas yun ating. Forever mo na yung crush si Attorney Velas. Pero hanggang ngayon hindi ka pa rin makascore. Sobrang matino naman kasi niyang attorney na yan eh. Isang ligo na lang pwede nang gawa ng rebulto. Napailing na lang si Ella. Sa ibang pagkakataon, natawa na siya sa mga sinabi ni Angela. Hindi na mga sandaling yon na hindi mawala sa isip niya ang balitang tinanggap. May bago nga ba siyang pamilya? May mga totoo siyang kadugo mula sa panig ng ama niyang inakala nila ng abuela na matagal nang patay. At may 7 siyang kapatid. Napatingin si Ella kay Angela nang muli siyang kalabitin nito. Ang seryoso mo ngayon, te. Minsan lang mangyayari na hindi ka natatawa sa mga hirit ko. May problema ka, no? Sa kawalan ng mapagsasabihan, natagpuan niyang sarili na nagkwekwento sa kaibigan. Mahabang oras ang naging pag-uusap ni Attorney Velas at Attorney Julio. Magkasabay pang umalis ang 2 abogado ng araw na yon at hapon na bumalik sa farmhouse. Bumalik lang si Attorney Julio para sa confirmation niya. Napupunta siya sa Sagada para makilala ang mga bago niyang kapamilya. Tulad ng mga maraming estranghero na nakilala ni Ella, kinunan siya ng stall and shot ni Attorney Julio na nahalata nito kaya bumaling sa kanya na napapangiti. Inulit niya ang pagkuha ng picture. Na-capture ng camera ang ngiti ng abogado. Pagkalis ni Attorney Julio ay masinsinan silang nag-usap ni Attorney Velas. Gusto niyang makita at makasama ang sinasabi ni Attorney Julio na mga kadugo niya. Pero kailangan muna niyang marinig ang opinyon ng abogadong kaibigan niya. Wala nang lola niya. Sa sitwasyon ngayon ni Ella, si Attorney Velas ang una sa listahan niya ng mga taong pinagkakatiwalaan. Alam niyang hinding-hindi siya nito papayagang umakyat sa Sagada kung hindi sigurado ang impormasyong nalaman nila. Susunduin ka nila sa Baguio, sweetheart. Sabi ni Attorney Velas habang magkatabi na sila sa bakuran. Tinatanaw ang papalayong sasakyan ni Attorney Julio. Don't worry, ihatid kita sa Sagada. Kung ganun, totoo pala ang lahat ng mga nalaman ni Ella. At para personal siyang ihatid ni Attorney Velas, may inaalala ito. Gustong makita ng abogado ang sinasabi ni Attorney Julio ng mga bago niyang kapamilya. Okay, may 7 sisters daw ako. Sumandal siya sa backrest at tumingala. More than 20 years attorney age. Naniwala akong si Lola P na lang ang pamilya ko. Naniwala tayong lahat.
Pareho lang kami nang nalaman ni Lola Pina tungkol sa tunay mong ama. Paano ako naging isang Wilson? Alam niyo namang hindi yun ang apelyido ng papa ko, diba? At alam mo rin yun, diba? Marahang tumango si Attorney Velas. Sasagutin kita kapag may konkreto na akong impormasyon. Worried ka ba, Attorney? Tanong ni Ella. Sa tagal niyang nakasamang abogado, kilala na niya ito. Nag-aalala si Attorney Velas. Kung hindi, sigurado siyang kanina pa ito umalis sa tabi niya. Isang kilalang pamilya, sa Sagada, ang mga Wilson. Walo kayong magkakapatid na darating sa mansyon. Iba-iba ang mga pinanggalingan. Iba-ibang ugali, iba-ibang intensyon at dahilan sa pagpunta. Gustong sabihin ni Ella kay Attorney Velas na huwag mag-alala pero hindi niya magawa. More than 20 years na sila lang ni Lola Pina ang naging magkapamilya. Ngayon biglang may bago silang kikilalaning pamilya. I'll be fine. Babalik ako sa farmhouse na walang galos. Hindi na akong baby ni Lola na lagi mong sinasagip sa mga bully sa school at sa boys. Hindi ka pa handa sa mga ganitong usapin sa pamilya. Napakabilis mong magtiwala. Hindi mo nakikita ang itim na bahagi ng mundo. You're too trusting and naive. And young and innocent and... Kaya ko ng sarili ko, Attorney H. Wala na si Lola Pina. Kailangan masanay na ako, diba? Tinitigan lang siya ng abogado. Kaya ko na. I guess, kaya ko na. Hindi ako magiging careless, Attorney. Promise. Ilang segundong napatitig si Ella sa paper bag na iniabot sa kanya ni Angela. Weapon daw ang laman ng paper bag ayon sa kaibigan niyang gay na kanina pa exaggerated ang fake na iyak. Kung umarte si Angela, parang sa ibang planeta siya pupunta. Sumama pa talaga ito sa kanila ni Attorney Vela sa Baguio. Weapon? Para saan, Angela? Ay, para sa mga kapatid mo. Ramdam kong excited kang mamit sila. Excited ka magkaroon ng bagong pamilya kaya agorate. Eh, bakit may weapon kang pabaon? Kahit hindi pa niya nakikita ang laman ng paper bag, sigurado siyang puro kalokohan ang nasa loob nun. Mga kalokohan ni Angela na nakapagpapatawa lagi sa kanya. Malaking tulong ang kaibigan para maibsan ang lungkot na iniwan ng pagkawala ng mahal niyang abuela. Inilahad ni Angela ang mga braso sa ere. Nag-ala ballet dancer na nag-perform on ice. May nginig effects pa. Umiikot ng umiikot bago huminto sa harap niya. Lyrics. Lyrics ng Do you wanna build a snowman? Sa lingwahe na bago sa kanya pero kakatuwa ang tunog kaya napangiti siya. Becky version yun, ating. Bet mo bang magdo ng snowman? At nag-beautiful eyes ang bading. Nagkaroon ng tunog ang tawa ni Ella. Hinampas niya sa balikat ang kaibigan na OA namang tumili. Anong gagawin ko sa bet mo bang magdo ng snowman? Aba, kailangan mong maganda. May pito kang kapatid sa ama. Sigurado, may mabait sa mga yun pero may bruha rin. Kantahan mo ang mabait at sampalan mo ng yelo ang bruha. Wala namang yelo sa Sagada. Edi isipin mo meron. Huwag kang magpapaapi, ha? Alam kong hindi mo kayang malakit kaya kapag inagrabyado ka nila, text mo ako. Akong sasampal sa bruha para sa'yo, maliwanag. Tinawanan lang niya si Angela. Hindi siya naniniwalang aapihin siya ng mga half-sister niya. Magkakapatid sila, tunay na magkakadugo, pamilya. Bakit siya aapihin? Lumipat kay Attorney Velas ang tingin ni Ella. Kausap nito ang driver ng van na sundo nila. Si Manong Samuel, nagpakilalang driver ng pamilya Wilson. Isa sa mga kapatid niya ang personal na sinundo ni Attorney Julio ayon kay Attorney Velas. Magkakasabay raw ang dating nila ng ilang pang kapatid niya na wala pa sa poder ni Don Wilson. Nag-usap pa ng ilang sandali si Attorney Velas at ang driver habang siya naman nagpaalam na kay Angela. Nasa biyahe na sila ng mga sumunod na sandali. May sakit si Lolo? Biglang baling ni Ella pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Attorney Velas. Mula raw ang impormasyon kay Attorney Julio. Isa sa mga dahilan ng kondisyon ng matanda kaya hindi nila dapat patagalin ang pagpunta sa Sagada. Ramdam na ramdam pa ni Ella ang sakit at lungkot na iniwan ng pagkawala ni Lola Pina na pilit niyang pinagtatakpan. Pilit niyang ibinabaling sa ibang atensyon. At ngayon naman ang inaasahan niyang bagong pamilya ay may sakit din.
Mangiiwan din ba ang newfound lolo niya? Sakit? Anong sakit? Hindi agad nakapagsalita ang abogado. Sa mga ganong pagkakataon, alam agad niya na gusto nitong itago ang impormasyon. Attorney H! Cancer. Malakas ang naging pagsinghap ni Ella. Sa ikalawang pagkakataon, mawawalan ba uli siya ng isang kadugo? Ang mas masakit, isang kadugo yun na hindi man lang niya nakasama. Natagpuan niyang sariling nakatutok ang tingin sa tanawing nilalampasan nila. Sa huli, pinilit pa rin niyang tingnan ang positive side ng sitwasyon. Nasa mansyon na si Ella nang makonfirm niya kay Aunt Carrie ang sakit ng lolo nilang walo. Lung cancer. At ang ama naman nila, nasa hospital at comatose. Gusto niyang manghina. Pamilyar na takot at kaba ang lumukob sa puso niya. Takot na naramdaman niya noong nasa hospital din si Lola Pina. Gusto niyang magtanong sa kawalan kung bakit hindi pa man nabubuo ang pamilyang dinatnan niya sa Sagada. May banta na agad ng mga kadugong maaaring mangiwan. Pinilit na lang niya itutok ang atensyon sa positibong bahagi ng sitwasyon. Isa nga si Ella sa Wilson Sisters. Apo nga siya ni Don Hugo Wilson, Senior, na hinuha niya na gumamit lang ng ibang pangalan nang lumapit sa ina niya ang kanyang tunay na ama. Walang totoong Spike Magpugay. Isang kasinungalingan lang ang pangalang yun. Ang tao sa likod ng pangalang yun ay si Hugo Wilson Jr. Nahiling ni Ella na sana kasama pa niya ang ina o ang abuela nang sa ganun may mga sasagot sa maraming tanong sa kanyang isip. Pero si Attorney Velas na lang ang kasama niya ngayon na maaaring maghanap ng mga sagot para sa kanya. Si Attorney Velas na kinausap ni Aunt Carrie bago umalis ng Sagada. Ano nga kaya talaga ang totoong nangyari kaya nagkawatak-watak sila? Tatanggapin kaya ng bawat isa na magkakapatid sila? Mawawala kaya kaagad si Lolo Hugo?